Isa na namang mapagpalang araw sa inyo, mga kalakay. Ngayong araw po ay magluluto tayo ng kinamatisang ulo ng isdang dorado. At may nabili nga tayo, mga kalakay, sa palengke kanina. At sakto po yung ulam natin ngayon. Nalulutuin kasi medyo malamig-lamig po ang panahon. Kaya samahan niyo po ako, mga kalakay, sa videong ito. At magluluto tayo ng masarap na isda. At ito nga po, mga kalakay, yung nabili nating ulo ng dorado, mga kalakay. At ang panahon din ngayon ay medyo malamig-lamig po dahil may low pressure area po dito sa atin. At sakto po yung ating lulutuin ngayon na ulam. At makahigo po tayo ng may init-init na sabaw. At ang gagawin nga natin ngayon, mga kalakay, ay i-chop po natin ang ating nabiling ulo ng dorado, mga kalakay, kasi babae po yung binilhan ko kanina ng isdang ito. At wala daw po yung kanyang mister na mag-chop, kaya dinala ko na lang po ng buo. Kaya ang gagawin natin ngayon, mga kalakay, i-chop lang din po natin yung ulo ng isdang dorado na nabili natin kanina. Ang gagawin lang natin dito, mga kalakay, balihatin ko lang po sa gitna yung ulo para hindi naman masyadong malaki po yung ating ulo ng isda pag niluto natin mamaya. Saka masarap talaga, mga kalakay, yung mga ulo ng isda na malalaki na sasabawan. Marami pong luto din yung ulo, mga kalakay, pwede din naman natin ipaksiw. Ang ginagawa pa nga nung iba, yung inaadobo pa yung ulo ng isda, mga kalakay. Pero sinabi ko nga kanina, mga kalakay, na medyo malamig-lamig po yung panahon dito sa amin. Kaya nagpasya po akong magluto na lang ng may sabaw. At sadyang masarap maghigop ng mainit na sabaw, mga kalakay, lalo na pagka malamig po ang panahon. At ang susunod natin gagawin nga dito, mga kalakay, bali maghiwa lang din po tayo ng ating rekado na gagamitin mamaya. Meron po tayong sibuyas dito, mga kalakay. At ang gagawin natin, hiwain nga lang po natin, mga kalakay. Ayan po. Tapos meron din po tayong luya dito, mga kalakay. At mainam po itong luya para pantanggal din po ng lansa ng isda na lulutuin natin mamaya. Ayan po. Bali, ang naiwan natin, ilalagay lang po natin sa may isang lagayan, kalakay. Tapos isusunod nga na nating hiwain, mga kalakay, ang kamatis. Saka mas maraming kamatis talaga na ilalagay natin, mga kalakay, ay mas masarap po yung ating sabaw. Yan, bali hiwain lang natin, ha, mga kalakay. At pagsamasamain ko na nga lang sa isang lagayan, mga kalakay, dahil pag nagluto tayo mamaya ay sabay-sabay din natin ilagay yung ating prepare na hiniwa para sa ating ingredients mamaya sa ating lulutuing kinamatisang ulo ng dorado. At masarap talaga to, mga kalakay, lalo pag nagbabakasyon kami dati sa Pangasinan. At marami talagang isda doon, mga kalakay. Kaya ganyan din yung
ginagawa naming luto, mga kalakay, kinamatisan. Kasi masarap talaga yung sabaw ng dorado. At meron din po tayo ditong talbos ng kamote, mga kalakay, para isama po natin sa ating lulutuin mamaya. Bali, imain ko lang, mga kalakay, at kukunin ko lang yung mga hindi pa masyadong matigas na dahon ng ating talbos ng kamote. Yan, para may gulay din po yung ating lulutuin mamaya. Saka masarap talagang lagyan ng talbos ng kamote, mga kalakay, ang ating lulutuin kinamatisang isda. At masustansya pa ito, mga kalakay, yung ating talbos ng kamote. Yan. Bali, maglalagay nga po ako dito, mga kalakay, ng isang drum na tubig na galing dito sa amin sa Wawa Dam. Ayan po. Ang gagawin po natin dito, mga kalakay, bali, ipapainit lang din natin yung tubig, mga kalakay, hanggang kumulo po siya. At ito na nga po, mga kalakay, kumukulo na nga po yung ating tubig. At ready na po nating ilagay yung ating sibuyas, tapos yung ating luya, saka yung ating kamatis. Yan, ito po yung kamatis. Tapos ipapakulo lang din natin to, mga kalakay, para yung rekado po natin talagang sasama po dun sa sabaw na ating lulutuin mamaya. At yan po, takpan lang po natin, mga kalakay, para uminit, mabilis po uminit. At after 3 minutes nga, mga kalakay, at kumukulo na nga po yung ating sabaw na gagamitin mamaya. Yan. Sobrang kulo na siya, mga kalakay. At ilalagay na nga po natin dito yung ating ulo ng isdang dorado. Yan. Napakasarap nito, mga kalakay. Saktong-sakto po talaga nito sa malamig na panahon. At ilalagay na nga po natin, mga kalakay, yung ating ulo ng isda. Ayan, bali, alu-aluin lang natin, mga kalakay. Ilalagay ko lang yung mga rekado sa ibabaw. Ayan, yung ating kamatis. Ang sarap talaga nito, mga kalakay. Ang sarap talagang humigop ng sabaw ng ating lulutuin. At tatakpan nga po natin, mga kalakay, para mas lalong kumulo pa po yung ating sabaw. At magpakulo natin kahit mga 2 minutes pa, mga kalakay. At ayan nga po, talagang kulong-kulo na po yung ating sabaw. At ilalagay ko na nga po dito yung ating siling haba. At maglalagay lang ako dito, mga kalakay, ng isang siling labuyo. At maglalagay nga po ako dito, mga kalakay, ng ating paminta. Ayan po, mga kalakay. Bali, pwede na din po nating timplahin to, mga kalakay. Kasi ang isda naman, mga kalakay, ay madali lang po maluto. Hindi naman katulad sa karne, mga kalakay, na talagang maglalaan tayo ng oras, minuto, para mapalambot po. Pero itong isda po, mabilis lang po ito maluto, mga kalakay.
At ganun na nga mga kalakay, maglalagay na nga po ako dito ng asin para titimplahan ko na po yung ating niluluto. Yan. Tapos ikalat ko lang yung asin mga kalakay para matunaw. At baliktarin ko din po yung ulo mga kalakay para yung bandang ibabaw naman niya ay maluluto. Ang sarap naman nito talaga mga kalakay. Yung amoy pa lang ng niluluto natin ay sadya talagang napaka bango. At nakakatakam nga kasi lalo't medyo gutom na din po tayo na nagluluto. At mapaparami na naman tayo ng kain nito mga kalakay. Saka sadyang may mga tao din mga kalakay na favorite talaga yung ulo. Yan, may mga mahilig sa ulo talaga. Ilalagay na din po natin dito mga kalakay yung ating hinimay kanina na talbos po ng kamote. At iluluto lang po natin to ng saglit. Kasi madali lang naman po maluto yung ating talbos ng kamote mga kalakay. Ayan, kumukulo na nga po. At takpan din po natin para maluto po yung ating gulay. At ito na nga po yung pinag-aantay natin. Luto na po yung ating kinamatisan na ulo po ng isdang dorado. Kunin ko po yung pagkakataong ito para magpasalamat po sa laging nakasuporta po sa aking channel. Nanay Esper, Sir Mandy, Ma'am Latifa, maraming salamat po. At ganoon din po kay Ma'am Dadis, Ma'am Janet, Ma'am Lynn Sakay, Ma'am Mita Makabidang, Ate Lisa, Manong Ses, Tol Adimos, Tol Prince, Kabsat Seneya, at sa kapitbahay kong dito kami sa YT nagtagpo, Richards TV Vlog, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, maraming salamat po sa mga laging nakasubaybay, sumusuporta sa aking channel. God bless po sa ating lahat at mapagpalang araw.